mga kapamilya, ako po si Jai Ho. Ito po ang hotspot level up di makabugabog na chika sa mundo ng showbiz. Rachel and Go, doble nga ba ang kaba sa tuwing haharap sa mga Pinoy? Gumaganap ang isang Pinay pride na si Rachel and Go bilang fanteen sa obra ng manunulat na si Victor Hugo na Les Miserables. Malapit nga sa puso ng mga Pinoy ang Broadway musical na Les Miserables, kaya naman inamin ni Rachel na mas kinakabahan siya mag-perform bilang si fanteen. Pero ito mga kapamilya, ano pa nga ba ang pwedeng ibahagi sa atin ni Rachel and Go sa kanyang Les Miserables experience? Heto, panoorin natin. Roll me. First preview namin was last week, March 11. Sobra kong kabal. Sobra. When Abby was in, first time nila akong mapanood. And during the curtain call, I was so emotional. Nanginginig ako kasi naiiyak na ako. It's overwhelming yung pakiramdam. Kasi, you know, nandito ko sa hometown. And this is such a dream come true. Alam mo na pressure, mas feeling ko mas naka-pressure ako dito. Kasi ang mga Pinoy, very talented at magagaling kumanta. So they know, plus, oh my God, everyone knows the music of Les Miserables. So bawal magkamali, bawal lang mag-flat, mag-sharp. So I feel like I'm perfect. Pero, and then yung pressure, of course. Pero every night, mas na-excite ako sa performance. Dito na naman, bago na naman ito. And this is a new production. This is different from the one I was doing in London. So it's something new. It's fresh for me. Yeah. Kahit ako din naman eh, di ba? Parang kasi alam natin na sa Pilipinas nagmumula ang mga mahuhusay na singers, di ba? Mas magagaling ang mga Pinoy dun sa mga singers sa ibang bansa. Pero ito baka makuot naman ako sa mga fan ako sa ibang bansa, di ba? Magaling din naman sila, pero syempre sila rin mismo ang nagkasabi na ang mga singers ay nagmumula mismo talaga dito sa Pilipinas. Ganon. To si Rachel, masaya-masaya kasi nandun yung family niya, kompleto. Kasi di ba dito sa Pilipinas, mas ano tayo, parang ang taas ng expectation natin, mas sobra tayong judgmental kaysa sa iba, hindi nila natin i-enjoy ang panunod natin. Pero hindi kayo masisisi kasi nagbayad kayo. Pero in all fairness naman talaga, si Rachel ay nakapagbigay na ng karangalan sa bansa, hindi lang sa Les Miserables, bilang si Pantin. Nung siya pa lang ay makapasok sa Miss Saigon, nung siya ay nag-audition, tapos talaga namang nanirahan muna siya sa, saan ba yun? Sa England. England ba? Europe, New, ano? Basta doon, London, ganyan. Basta kung saan siya nanirahan, ingat ka na lang, girl. Okay, thank you so, so much. Congratulations to Rachel at sa Les Miserables. Hindi mo na kailangan mag-search, hindi mo na kailangan mag-browse dahil nandito na lahat sa hotspot.